So, hindi na talaga nawala sa sistema ko ang pagkain ng gulay na may gata. Sarap talaga nun. So, naisip ko magluto na uli. Tagal ko nang hindi nakakakain. Kaya nag-isa ako ng sibuyas, luya. Ayan, yung mga luya, maninipis lang para makain ko. Nilagay ko na rin ang carrots. At ang fresh mushroom. Hindi po siya galing sa lata. So, ang talong. Actually, kahit ano palang ilagay niyong gulay sa gata, okay lang. Hindi sila nagre-reklamo. Siyempre, nagpakulo muna ako ng baboy, tsaka ako inilagay dyan. Hindi ko siya ginisa, kasi ayoko ng mantika ng baboy na isama dyan sa gulay. So, pinakulukuhan ko muna siya. Nilagyan ko siya ng patis. Tapos, yung paste ng Thai. Tapos, yung dried hipon. Para, dapat dilis talaga yan eh. Wala akong mabilihan ng dilis eh. So, kalabasa at saka young corn. Super ang mura nung young corn, kaya binili ko na. So, nilagay ko siya. Ayan na ang gata. Actually, kahit ang gulay, wala siyang reklamo. Ang asin at ang paminta. Sili. At nilagyan ko din siya nung pinirito kong bawang na natira sa akin. So, kaya ngayon ko pa lang siya ilalagay. Hindi ko siya ginisa. Sayang kasi, diyan ko na lang siya ilagay. Takpan natin para magpantay yung luto ng gulay. Ayan, haluin natin. Siyempre, masarap yan, may kangkong. Kaso, wala naman kangkong dito sa Japan. Kaya, ang nilagay ko ay orenso. Ayan, ready na siya. Ganyan ko lang siya kinain. Hindi ko siya nilagay sa kanin. Kasi, iinom ako ng beer. Super yummy. Bye-bye.